Welcome back to my YouTube channel. You're watching the Marga Farlago Family Vlogs. I am Mom Sheila. Today, gagawa tayo ng video tips regarding sa new normal ng education natin today. So, it is a modular method and online. Sa ibang bansa kasi, may mga online education na eh. So, dito sa Pilipinas, is very rare lang siya. Siguro sa college, yan. Sa ibang school, sa mga private school, gumagamit yan ng mga online schooling. So, ngayon, dahil ang laki ng pinagbago ng ating everyday life, isa na sa naapektuhan sa buhay natin is ang schooling. So, homeschooling na. Importante na naandyan ang mga parents to guide their kids. So, yung tips na to is all about for the nursery lang ha. Nursery, kindergarten. Siguro, pero na rin, pwede na rin siya sa elementary level. Pero yung tips na sasabihin ko for today is all about 5 years old and below. Kasi, ang estudyante ko pa lang naman dito is 4-year-old girl. So, guys, simulan na natin ang pag-discuss ng mga tips kung paano nga bang magiging successful ang pag-guide ng isang parent sa kanyang mga estudyante, lalong-lalo na sa mga kids age 5 below. So, parents, mother, father, tito or tita, lolo or lola, kung sino ka man ang nagsusupervise sa anak, sa bata, ito ang first tip natin. First tip, dapat alamin mo kung ano yung module na ibibigay mo sa kanya the whole week. Okay? Yun ang first tip natin. Bakit nga ba na dapat alamin mo? Para din yung ano eh, trabaho. Bago ka sumabak sa totoong trabaho, may training kang pagdadaanan. So, malalaman mo dun kung ano ba yung mga pagdadaanan mo. Siyempre, ang bata, batayan sila, hindi abot ng utak nila kung ano ba yung gagawin nila. Since na ikaw yung nandyan, ikaw yung eldest, ikaw yung guardian, ikaw yung kunwaring teacher for a while, kailangan alamin mo yung whole week module. At saka, alam mo na kung Monday, Tuesday, para hindi ka na malito. Pag humarap ka na sa anak mo, bigay mo na agad sa kanya yung module. No? So, first tip natin yan, alamin mo kung ano yung ituturo mo sa kanya for the week, for the whole week, sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, or Friday. Okay ba tayo dun, guys? Second tip, syempre, after mo alamin kung ano yung module niya for the whole week, second tip natin, guys, is dapat naka-prepare na lahat ng materials needed or to be used doon sa buong week na yon. No? Kung halimbawa, sa first day, kailangan ng gunting ng color or ng art paper. Second day, kailangan ng cardboard. Third day, kailangan ng sticker or anuman, paint or what. Kung anuman yung materials to be needed sa module na yon, sa buong linggo, i-prepare mo na siya. Kasi, bata yung estudyante natin eh, 5 years old and below. Hindi naman nila malalaman kung ano yung mga materials needed kasi nga, bata pa sila. So, ikaw yung nakakatanda, i-prepare mo na. No? So, enchantes ba tayo dun, guys? Pamis, enchantes? So, tungo na tayo sa third tip. So, third tip. Importante, mga parents, pamis, na maggawa ka ng kahit ano lang, kahit sa small to-do list lang na sunod-sunod na gagawin mo for the day na kasama mo yung bata. Halimbawa, okay, uupo tayo ng 1 PM. Harap ka na sa estudyante mo. Prayer. After ng prayer, energizer or icebreaker. Sayo-sayo muna kayo, kanta-kanta muna kayo para ma-enjoy siya. And then, bago kayo pumunta doon sa main purpose ng activity of that day. Magkaroon kayo ng ano, ng listahan ng flow ng inyong module for the day para hindi ka na mahirapan iisipin mo pa kung ano yung gagawin. Okay guys, naiintindihan niyo po ba yung third tip?
Punta na tayo sa ika-apat na tip kung paano natin matutulungan ang ating mga kids to study modular method. Fourth tip is kailangan nakaprepare ka rin ng mga iba't ibang klaseng icebreaker kasi ang mga bata is madaling magsawa or madali silang madistract lalo na kung may kapatid sila na mas maliit sa kanila or mas malaki sa kanila, nakikita nila na hindi naman nag-aaral. Katulad ko, so yung panganay ko, yung minomodular ko, and then meron siyang maliit na kapatid, nakikita niya yung, minsan kasi nagko-color siya, tapos nakikita niya yung kapatid niya nagsa-cellphone, so naiingit siya. So dapat guys, ika-apat na tip is mag-prepare ka ng icebreaker. Pwede mong isali yung anak mo, yung maliit na hindi nag-aaral. Mag-ano kayo, mag-sing and dance for a while. Kung siya ay nagagawa ng module yung anak niya tapos ay siya ay na-distract. Pwede niyo siyang gawan ng konting icebreaker para makabalik siya doon sa module niya at matapos niya yung module niya. So guys, very effective yan guys ha. Kasi na-try ko na rin yan eh. Nung una, first to two days na nag-module kami, syempre nag-a-adjust pa rin naman ako. Nahirapan ako kasi lagi silang distracted. Pati nanggugulo yung isa. So yung kinatatlong araw, naisip ko, mag-sing and dance kami. Tapos minsan mag-join din yung maliit para may konting bonding na rin sila. Yun, effective naman. Tsaka natatapos nung anak ko yung ano niya, yung mga module niya. Ang galing. So, effective talaga yun, guys. Last tip is panglima. Yung panglimang tip, importante din to. No, dapat may nakahanda rin kayong reward. Kasi sa school, may mga reward din yan. Binibigyan nila ng reward yung mga nakakatapos ng activity. Prepare kayo ng reward. Simple reward. Hindi makailangan na Jollibee eh. Pwedeng candy, pwedeng chocolate, pwedeng biscuit, or pwedeng, kung alam yung mga stamp, yung nabibili sa mga bookstore na star, yan. Lagyan nyo ng star yung kanyang ginawa. Lagyan nyo ng star yung kanyang kamay. Ganun. Kasi ang mga bata ay very naaano sila dyan eh. Na tutuwa sila sa mga ganyan, sa mga achievement na ganyan. Tapos, pa nyo ganyan sa labas? Lola, look, I have stars. Kasi natapos ko yung module ko. Yung ganun, nakakatuwa kasi pakiramdam niya, may achievement siya sa sarili. Diba ganun din tayo sa buhay natin na pagka nakapagtapos tayo ng pag-aaral, tapos nakakuha tayo ng diploma. Diba, it's like an achievement. So, ganun. Importante na meron kayong reward na ibibigay sa mga. So yun guys, yun lang naman yung pinaka-importanting tips na dapat ninyong huwag kalimutan para magkaroon kayo ng magandang relationship with your kids. Kasi, 5 years old and below is very, 100% need natin ng full-time guidance and kailangan talagang tutukan natin sila. Kung hindi natin sila tututukan, ba? Pinabayaan mo lang siya sa lamesa, malis ka na. Hindi na yung gagawa. Gusto niya may nanonood sa kanya. Ganun. So yun guys, I hope this video nakatulong talaga sa inyo and magawa nyo rin to sa mga anak ninyo. Kasi talaga effective siya sa akin. At saka natutuwa ako. Kasi nati-challenge din ako eh. May nakakaroon ako ng mga ganyang ano. So yun guys, thank you for watching. And if you are not yet subscribed to my YouTube channel, please naman, paka-subscribe na rin ako and paka-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga future vlogs pa namin. Salamat! Bye!